Maranya at matagumpay man ang buhay ni Jerry ngayon, pinaghirapan niya ang daan patungo rito. Ang kanyang magandang bahay at malaking negosyo ay ngayon na lamang niya tinatamasa. Sa katunayan, kailan lamang ay sa itaas lamang ng kanilang bakery nakatira si na Jerry. Alam ng publiko, pag NBTin, hopya, lalo na yung hopya ube, no? Pero ano ba talaga ibig sabihin ng NBTin? Ang ibig sabihin po nun is, ever, B means beauty, tin means precious. Kaya, ever beauty precious po lahat ng mga... Hopya. Yes. Lahat ng hopya ng NBTin. Ever beauty precious. Pag may nakita po kayo mga tin, ibig sabihin nagbebenta ng mga sweets. Okay, NBTin, ever beauty precious. Yes. 100 taon na ang NBTin. Si Jerry, ang ikatlong henerasyon sa kanyang pamilya na humawak sa negosyong ito. Pero paano nag-umpisa, Jerry? Ay, lolo ko dati, farmer siya sa, ano, sa Fukien, no? Okay. Sa Amoy. Sa China. Sa China, sa hirap ng buhay, no, napilitan sila mag-migrate sa Pilipinas. Maraming ganun eh. Dami. Nag-migrate yung great-grandfather ko, ganun Eh. Pumunta siya rito as a farmer siya doon. Pero nagtrabaho siya rito sa isang bakery. Yes, nung trabaho sa bakery at naging masikap siya at nagsarili siya. Okay. Yun, doon na nag-umpisa yung NBTin. Pero ang daming ups and down din. No? Ng NBTin. Hanggang, yes. Lumaki raw si Jerry na pinapanood ang kanyang ama at lolo kung paano gumawa ng hopya. Ngunit sa kanyang obserbasyon, hindi raw masarap ang hopya na gawa nila. Yung hopya namin, ma'am, pag initsa mo, pagbagsak, hopya pa rin. Ay, matigas! Matigas. Eh, hindi macharap. Yes. Bakit matigas, ma'am? Oh. May rason doon. Bakit? Kasi pag matigas yung hopya, mas matagal masira. Mas matagal anakamagin. Kasi yung hopya namin dati, ma'am, is for sa mga rasyon-rasyon, consignment. Okay. Diba, mag-iwan yung lolo ko ng 100. Sa isang tindahan. Sa isang tindahan. Oh, oh. Pag after 3 days, babalikan niya. Kung ano nabenta, babayaran siya. Yes. Si Jerry ang nagmana ng kanilang negosyo. Ang negosyong hindi pumatok sa mamimili. Kaya naman nagkandalugi-lugi at pati utang may nanarin niya. Siyempre, nagkaroon ng pera, nagsugal, natalo. Ay, nako, naubos! 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 Yes, Mario Joseph. Hanggang, yun na nga, ako, nung ako na nag-handle, 29 years ago, nagkaroon kami ng financial problem. Nagpa-bounce yung cheque namin. Anong ginawa mo? Paano mo napasigla yung negosyo na talagang bagsak na? Paano yun? Bagsak na, di ba? Kaya ito, ang unang ginawa ko is, sabi ko, dapat palambutin ko yan. Paano ko pinalambot? Unang-una ginawa ko, I use corn oil. Wow! Yes. Corn oil? Yes, ma'am. Oh, ang original ng hopya ngayon, karamihan is using lard. Yes! Mantikang baboy. Oo, kasi pag kinakaya, may nahuhulog. Yan. 100% pork oil. Okay. Bakit? Pag pork oil, mas mabango. Totoo, mas mabango siya. Uh-oh. Pero siyempre, kaya gusto ko nga maiba, kaya I use corn oil. Uh-huh. Una, healthy. Healthy. Pangalawa, ginawa ko sa hopya namin is, mas manipis yung balat kaysa sa laman. Eh, ginagawa ng lolo ko, halos pantay yung balat sa kamunggo. Kaya sabi ko, sige, may iba ko. Pinanipis ko yung hopya. Kaya yung NBTin hopya ngayon, napakanipis yung balat. Maraming laman. Maraming laman. Okay. Diba? Kaya yun, napalambot ko yun. Pero hindi rin naging click agad eh. Hindi nag-click ang NBTin na hopya. Pinagtsagaan daw ni Jerry na i-master ang formula ng kanyang bagong hopya. Siya mismo ang gumagawa, nagluluto at nagbabalot ito. Matapos ang isang buong araw ng pagtatrabaho, ginagawa niyang tambayan ang supermarket. Ba't kayo mi-standby sa supermarket? Yun ang ginagawa ko po doon dahil wala po kaming aircon noon. Doon ako sa sa supermarket kasi na yun. Kasi malamig. Nagpapalamig ako. Nagpapalamig ka lang. Alright. Hanggang naging suspect nga ako. Pagpasok ko, may gwardiya na sumusunod sa akin. Tapos sabi ko, okay lang. Wala naman ako ginagawang masama. Malinis yung konsensya ko. Pumapasok pa rin ako. At nagtanong ako sa nagbebenta ng ice cream. Miss, ano mabenta ng ice cream? Ice cream? O, ube. Ube. Sabi ko, ube. Sabi ko nga sa gwardiya, ube. Kasi nasabi ko nga eh. Tapos meron ako narinig na voice. Ito, totoo ito. Na narinig ko yung voice na hopyang ube. Ha? Oh, yes, ma'am. Kaya ang ginawa ko, umuwi ako, kumuha ang pera, bumili ako ng ube halaya. Okay. Tapos ginawa kong hopya.
Ubihala yan, naluto na, nasa luto bote. Luto na, nasa bote. Okay. Anim na bote. Oo, yan, yan. Inuwi mo, pinagpraktisan mo. Ginawa ikaw ba mismo? Hopya. Ako mismo. Ikaw mismo ginawa mong hopya? Yes, ma'am. Dahil hopyang munggo at hopyang baboy lang ang nakasanayan ng mamimili noon, tinagkilit nila ang bago at kakaibang hopyang ube na si Jerry mismo ang nakaimbento. Dito na nagsimula ang kanilang pag-asenso. Ang nooy produksyon nila ng 50 packs ay umabot na ngayon sa 15,000 packs sa isang araw lang. Ang dating nag-iisang bakery sa isang lumang building sa Umpin, nadagdagan pa ng 11 branches. At hindi lamang sa Pilipinas in demand ang NBTIN Hopya. Nag-i-export pa sila sa iba't ibang bansa sa Asia, sa Europa at maging sa Amerika.